Pangarap ko, sumikat ako sa magiging parang hari-hari. Nakita ka pa lang, eh, takot na sila. Si Jopet, yan ang mga mortal kong halata. May pagkakataon na tirahin ko sila, titirahin ko sila mismo. Pag nabawasan ang isa sa amin, mabawasan ang isa sa kanila, tatigante kami. Kalaboso sa bilangguan ng inabot ni Richie noong nakasaksak siya. Pero balik sa dating gawi ang kanyang buhay nang lumabas. Marami akong nadisgrasya na tao na hindi ko alam kung namatay o hindi. Sanay na rin sa ganitong sitwasyon si Jopet. Pag nakakasakit kami, so very happy kami. Si Jopet ang pinuno at founder ng Ama Sigma, isang gang ng mga kabataan sa Puerto Princesa, Palawan. Nung bata pa kasi ako, namatay yung ano ko eh, dad ko nung 1 year old ako. So may mom pumunta sa ibang bansa, so naiwan ako sa lola. So sa pamamagitan nun, hindi ako nakaramdam ng family. So gusto ko ng family. So nag-build na lang ako ng sarili kong family. Bilang ama ng gang, naipamulat ni Jopet sa kanyang mga membro ang kakaibang asal. Kapag nakasakit kami o nagkaroon ng trouble, nasaktan namin yung ibang very proud. Idadaan namin yun sa inuman, sa celebration. Di lamang inuman ang naging buhay ng barkada, pati na rin ang ipinagbabawal na gamot. Tumitira din talaga ako. Nagbibenta na, tumitira pa. Kasi yun yung pansustain namin sa pondo namin. Para kung may masaktan, kailangan ng bigas, kailangan ng lahat. Yun yung ginagawa naming alternative para pang-support dun sa gangs namin. Kung labas-masok ang droga sa Ama Sigma Gang, mahigpit naman itong ipinagbabawal sa grupo ng Ground Metal o GM Gang na pinamumunuan ni Richie. Kasi may mga batas kami. Inuman, pero hindi kami nagda-drugs. Doon ako sumisikat sa grupo, kaya dumadami kami din. Hindi ako nagkuha ng drugs. Droga lamang ang bawal sa GM. Pero di bawal ang hazing, pambababae at pumatay. Parang natutuwa ako. Feelings ko doon parang kuhan ako eh. Siyempre may mga idol-idol tayo noon. Na sabi ko, kahit maliit pala ako, kaya ko rin pala, kahit malalaking tao. Itinayo ni Richie ang GM gang nang minsang na-hold up at nabugbog siya habang nagmamaneho ng tricycle. Nasaktan ako nila kaya nagbuo ako ng grupo kasi iniisip ko makagante. Gamit ko yung utak ko sa pagkipagdigma. Dahil kahit maliit ka lang, sunod-sunuran sa'yo yung mga members mo kasi ikaw lahat ang may plano. Kaya dumami yung members ko sa Palawan. 1998 sa mga 600 pa lang. Umabot ng 2,000 na, yun ang 1,000 na. Ngunit sa pagdami ng mga miyembro ni Richie, ay unti-unti namang gumapang ang kalungkutan sa kanyang puso. Mga tropa ko, sa mga 20 ang namatay na nawala sa samahan namin, masakit sa dibdib ko kasi mga talim ko yan sila. Taliwas naman ang nararamdaman ni Jopet sa kanilang pinagagagawa. And the end of the day, pag-uwi ko ng gabi, pag-uwi ko doon sa bahay namin, so nararamdaman ko na happy ako. Kasi akala ko yun ang buhay. Sa masalimuot na sitwasyon ni Richie at Jopet, dumating sa buhay nila si Bobot Almasco. Kung hindi ko gagawin, hindi ako hahakbang sino ang aabot sa kanila, sino ang makakaintindi sa kanila. Dahil sa sunod-sunod na patayan ng mga gang sa Palawan, nagkaroon ng matinding pasanin sa puso si Bobot para pumagitna sa magkabilang grupo. Hindi mo pala pwedeng sabihin na itong mga taong ito porke nasa kalsada, walang direksyon ng buhay, hindi mo pala pwedeng sabihin hanggang doon na lang sila. Yung love ng God na kinakailangan mo palang ipaabot sa kanila. Naitatag ni Bobot ang Gangs for God o Gangs Active in God's Service, isang NGO na may layuning maihayag ang mabuting balita sa iba't ibang miyembro ng gangs, tulad ng Ground Metal o GM na pinamumunuan ni Richie. Pag-ibig ang naging susi ni Bobot Almasco para sa gipin ng mga kabataan ito. Sa biyaya ng Diyos, napagkaisa niya ang dating dalawang mortal na magkalaban. Sa isang youth camp, naganap ang isang kasunduang puputol pala sa matagal nang alitan ng dalawang grupo. Binibisita kami ni Pastor sa aming hideout, sa aming grupo, na hindi siya nagsasawa sa amin. Yung iba, minsan maabot ang mami na nagarilyo, nagainom. Pero patuloy pa rin yung pastor sa amin na talagang kukunin niya kami para sa charge. Nakita ko kay Pastor Bobot na wala sa ibang tao. Walang sino mang pastor, walang sino mang politiko na tumingin sa mga taong gangsta. Walang nakaisip nun.
Siguro merong nakaisip, pero walang gumawa. Iba kasi yung gawa eh. Siya, naubos ang pera, binigay niya halos lahat, nakawan pa siya ng mga gangsta. Pero nagtiyaga siya. Kaya, praise God, may mga taong ganito. Doon nagsimula ang bagong landas ng dalawang grupo tungo sa pagbabago. Ngayong Christian na kami pareho ni Brother Richie na kalaban namin, grabe, hindi ko ma-express yung pagmamahal ko sa GM na yon. Hanggang ngayon, magkasama kami hanggang sa pagtunay na pagbabago sa Panginoon. Isang mensahe ng pagpapatawad ang binitiwa ng dalawang grupo sa isa't isa. Kung nakikinig yung mga taong nasaktan ko sa buhay ko at nasira ko yung buhay nila dahil dun sa gangs na binuo namin, may hingi lang ako ng tawad sa kanilang lahat. Sa mga na-disgrasya ko, sa ngayon, sana patawarin niyo ako. Patawarin din ako ng Panginoon sa mga nagawa ko, sa mga pagkasala ko, sa asawa ko, sa mga kapatid ko. Humingi ako ng kapatawaran. Pag nakakita ko ng sinaktan, nandun na yung habag, yung passion. Lalo-lalo na yung nananakit eh. Hindi mo lang alam yung ginagawa mo. Ay ko, kasi na-experience ko yung manakit. Di lamang sakit ng loob ang unti-unting humilom sa buhay ng mga gang na ito. Unti-unti rin nilang binitawan ng mga bisyong pilit kumitil ng kanilang magandang bukas. Hindi naman kami nag-perfectong tao, nagkakasala pa rin kami. Pero kahit sa kabilang lahat may makasalanan kami, patuloy pa rin kami sa Panginoon. Sa tuloy-tuloy lang, huwag ka lang magsuko. Walang sino man na pwedeng magbago sa kapwa niya tao. Only Jesus Christ yung pwedeng magbago sa iyo. At gusto ko sabihin din sa kabataan na napaka-special nila. Even sa Bible sinabi, ultimong buhok mo ibilang. Ganun ka-concern yung Diyos sa tao. Sa pamamagitan ng Gangs for God at Bobot Almasco, unti-unting nalilinang ang iba't ibang talento ng mga batang ito. Naipamalas na nila ang kinang ng kanilang galing, di lamang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Meron na rin silang halfway home, isang panandaliang tuluyan ng mga kabataan tungo sa kanilang pagbabago. Umabot na rin sa 40 estudyante ang kanilang scholars na tinutulungan para makapagtapos. Sina Richie, Jopeth at ang kanilang mga kasamahan ay larawan ng pag-asa, pag-ibig at pangarap. Pangarap ko na maglingkod lang sa Panginoon ngayon. Yun ang gusto ko. Wala akong kaplano-plano ng mga oras na yun, pero ang Diyos nagkaroon ng plano sa buhay ko. Na-involved ako sa gang kasi naghahanap ako ng pag-ibig. Hindi ako masyadong naaruga ng magulang ko. Sa halip na pagmamahal, kalupitan at pasakit ang tinanggap ni Ronald sa taong dapat sana'y gumagabay at kumakalinga sa kanya. 3 years old pa lang ako, 4, gumigising ako, nakagapos yung kamay at saka pa ako. Lumaki ako na may galit sa tatay ko, sabi ko sa sarili ko, pag lumaki ako, bubugbugin ko, papatayin ko yung tatay ko. Ang pangyayaring ito ang nagbunsod kay Ronald upang pasukin ang magulong mundo ng gang sa kanilang bayan sa Palawan. Naging kasali na ako sa gang, naging matapang ako, malaking tiwala sa sarili, at saka parang lahat kaya ko nang gawin kasi alam ko na mayroong sasalo sa akin. Mga bisyo at pakikipagbasag ulo. Ito ang pinagtuunan ni Ronald ng pansin kasama ang kanyang grupo. Kapag kaaway ng isa, kaaway na ng lahat. Kaya ako, kung may nanakit sa akin, kahit hindi nila kakilala, bubugbugin namin, ibirayin namin, sama-sama kami. Patapon buhay nun. Sinasama niya kami sa gulo, sa basag ulo. Talagang bad influence talaga sa mga kabataan. Masama rin siya sa mga rumble, mga tropa. Kasi pareho kami mga tropa din, so alam ko yung hindi kami bituka niya. At tuluyan na ngang napariwara ang buhay ni Ronald. Napalayas na po kasi ako sa barangay namin. Isa dahil sa kalokohan na ginawa ko dun sa amin na nahuli kami ng nakaw, kumanta yung isa aming tropa. Kaya pinalayas ako ng ate ko dun. Nasa ganitong sitwasyon si Ronald nang makilala si Bobot. Naimbita siya nito sa ibang klaseng kapatiran.
nagkaroon ako ng ng burden at so, simula noon pinalalangin ko na isang buwan na ibigay sa akin yung mga leaders dito at nagkataon naman ang Panginoon binigyan ako ng dalawang gang leader at doon nagsimula yung ministry namin sa Gangs for God Ministry. Makalipas ang mga linggo ay patuloy na nadarama ni Donald ang pag-ibig ni Jesus sa katauhan ni Bobot. Sabi ko sa sarili ko lang, Bible study, prayer, parang wala sa linya namin yun kasi ang linya namin, inuman, sayaw, babae, at bisyo sa buhay. Hanggang isang araw sa kanilang pagtitipon. Mahal kayo ng Panginoon. In that time po nakarandam ako ng mainit na hangin, tapos bigla na lang tumaas yung kamay ko, umiiyak na ako, nakaluhod na ako, and then after that, sinuko ko po yung buhay ko 100% sa Kanya. Dahil kay Jesus ay tinalikuran ni Donald ang kasalanan at natutunan na magpatawad. Yun, kayang-kaya ko nang bugbugin yung tatay ko na yun eh. Pero lugi ako kasi yung kayang-kaya ko nang siyang bugbugin, doon na po ako talaga nag-forgiveness kasi nagkaroon na ako ng ng burden pati ng umiyak na ako sa Lord. Ayaw kong ako lang maligtas, gusto ko yung tatay ko rin po. Hindi na galit yung nararamdaman ko kundi pag-ibig na po. Kahit ang mga kasamahan ni Ronald ay nakita ang himala ng Diyos sa kanyang buhay. Natutunan ko sa kanya ang dami. Isa na doon yung pagiging on fire niya kay Lord. Kung ano siya dati, kung gano'n siya kadilim, ngayon gano'n naman siya kaliwanag. Talaga nagbago siya. Yung dating masama yung ugali niya, yung patient niya nandun. Yung tiyaga niya sa paglilingkod sa Panginoon, nakita ko rin. Kasi almost 6 years na kami magkakasama sa Panginoon, pero still nandun pa rin siya. Nagpatuloy kahit na maraming problema. Kasi naghanap lang sila ng magmamahal sa kanila. Naghanap na mayroong mag-aaruga sa kanila. At nakita nila ito sa amin, kaya ako'y naniniwala na dahil doon, nadama nila yung pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga buhay. May malaki ang pinagbago niya ngayon. Sa tulong ni Pastor Bobot at ng Gangs for God o Gangs Active in God's Service, nakapagtapos si Ronald ng vocational courses sa welding, computer programming at PC operations. Hindi matatawaran yung ginawa niya, yung pag-ibig niya sa amin. Hindi kayang tumbasan ng pasasalamat o kaya kung anong pananalita. Kaya ang nais ko lang ay tanay umaba pa yung buhay niya at makita niya. At one day makita niya na yung pinaghirapan niya sa amin ay hindi natatapos yun sa hanggang ganun lang, kundi ipagmamalaki niya rin kami. Ngayon, kontento at masayang-masayang naglilingkod sa Diyos si Ronald. Bit-bit ang aral sa buhay. Kaligayahang naiiba sa naranasan noon sa barkada. Habang bata pa ako, malakas tayo, wala tayong rayuma, arthritis o ano-ano mang bagay. Pwede tayong tumalon, sumayaw, sumigaw sa Panginoon. Pero kapag kabataan tayo, pwede tayong mag-wild para sa Panginoon. Ako si Ronald Jordan, proud to be a member of Gangs for God Ministry, Gangs Active in God's Service.